Para sa isang araw po, it's showtime. Okay. Dala-dala. Wala pa tao. Tapos muna ako tao. Sige. May tao na. Para sa isang araw po, it's showtime. Asia, Association of Southeast Asian Nations, nagsisimula na magkaisa dahil sa tinatawag na ASEAN Integration. 10 bansa na nagkakasundong bawasan ng buwis upang madaling makapagpalitan ng produkto na malayang makaikot ang isang taga-ASEAN sa mga bansang kasapi upang mamasyal, makapagtrabaho at makapag-aral. Maayos ang mga hidwaan ng mga bansa, mapigil ang pagkalat ng sakit at mapangalagaan ng likas na yaman at karapatang pantao. Ngunit, paano pa nating masasabing ASEAN tayo kung una, bilang mga Pilipino nga, hindi tayo magkaisa, nag-aaway ang iba't ibang rehiyon sa atin, gayon din ang mga kulay ng politika. May 170 po din ang ating mga wika na may iba't ibang kultura. Ikalawa, paano naging ASEAN tayo mga Pilipino kung tila mas kanluranin tayo sa ating kultura kaiba sa mga kapitbahay natin sa Timog Silangang Asya na may mga Asyanong kultura at relihiyon? Ano ang batayan ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino at ASEAN? Simple lang, dalawang bagay. Una, marami sa mga mamamayan ng ASEAN ay nanggaling sa isang base culture and language, ang mga Austronesians, mga ninuno nating walang takot na hinarap ang mga malalaking alon at distansya upang ikalat ang ating lahi. Gumawa ng mga bangkang may katib na hinangaan ng tulin at tibay at nagkaroon ng mga wika na iba-iba man ay magkakaugnay pa rin. Pangalawa, sina Jose Rizal at Andres Bonifacio na hindi lamang itinuturing ng mga bayaning Pilipino, kundi itinuturing ng mga revolusyonaryong mga Indones bilang mga dakilang bayaning Indones at ng mga taga-Malaysia bilang mga Great Malayan. Ano pa't pare-pareho naman ang ating pinagmulang kultura at lahi. Kaya, mahalaga ang pagsasalaysay ng kasaysayan dahil iba-iba man tayo, maaari nating makita kung ano ang pagkakapareho natin. Gayun lang naman ang dapat na maintindihan natin para magkaisa na tayong lahat, di ba? Naiisa ang ating rehiyon. Iisa rin dapat ang ating direksyon at ang ating kinabukasan. Ako ay Pilipino. Ako ay ASEAN. At sa huling pagkakataon, ako po si Shao Chua para sa PTV News. And that was Shao Time. Now, signing off. Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Makasaysayang gabi po sa ating lahat. Buti hindi na iyak ito. Kamusayin muna natin sila. Welcome po. Welcome. Ako po si... Ay, ikaw muna. Ako pala. Sorry. Dahil sa bakasyon, nakalimutan ko na. Makasaysayang gabi po. Ako pong inyong paboritong Dulotard. Dutertard historian, Van Ibiernas. Pumupunta na ba sa panig namin, Van? Ako po ang... Dutertard naman tayong dalawa. Ako po ang inyong paboritong Yellowtard historian, Shao Chua. Welcome po sa Dulotard History Live! Anong wala? Kumusta kayo? Bakit? Kasi... yung audio na narinig nila. Yung bago, yung national, yung anthem ng ASEAN. Dalawa yun, dalawa yung napakinggan nyo. Yung pinakahuli, yun yung anthem ng ASEAN. ASEAN Way. Yung una,
ay audio ng pinakahuli. Pinakahuli na episode ng Showtime sa PTV. Sa PTV po. Martin ang Danang, magandang gabi sa iyo. Oo. Kay Secretary Secretary ang Danang, kaibigan ko. Kumusta ka? Kumusta? Wala akong kinalaman ng mga institusyon na aming kinabibilangan sa mga sasabihin namin, opinion at opinion lamang namin. Dulo time dahil Duterte time at yellow time, pwede pong mag-usap ng maayos sa mga isyong pambayan gamit ang lenteng pangkasaysayan. Van, kumusta ang weekend mo? Aawian na tayo. 11 days ako ng paso. Kaya kita mo, naninibago talaga ako. Hindi ko nga alam kung anong mga pinagsasabi ko dito ngayon. No? 11 days ako walang pasok. At wala naman tayong pasok next week. Walang pasok next week. No? Salamat sa ASEAN. So, yun. Ang saya-saya. Ang saya-saya nitong nakaraang dalawang araw dahil sa bagong spokesperson na si Harry Roque. Langya ka, Harry. Nag-away na naman kayo. Hindi. Di ba yung nauna si Bruce tsaka si ano? Silang hindi. Lahat. Oh. Hindi. Ngayon, si Harry Roque naman. Sorry. Sadya po yun. Hindi, ito kasi, hindi na ako masyadong maraming sasabihin dito kasi konti lang. Matindi yung ginawa nung Mindavote, napanood mo ba yun? Si Carlos. Magkasama tayo magpapanood. Si Carlos Munda. Ang lupit. Grabe nung anlutong nung mura na. Tapos tawang-tawa talaga ako sa kanya. Kasi kitang-kita mo sa itsura niya, naggalit na galit talaga siya. Parang tipong kung nasa tapat nila si Harry Roque, baka kung ano na nagawa. Yung mura, anulutong nung mura talaga Hindi, pero tama siya Bakit tama si Mindavote? Okay. Hindi kasi, una, ilatag muna natin yung konteksto. Ano ba yung ginawa ni Harry, yung bagong spokesperson ng ating mahal na Pangulo? Siyempre, maraming ways to read, no? Or interpret yung statement na yun ni Harry, no? Uh-huh. Ewan ko kung paano i-interpret ng iba. Pero, para sa maraming mga tao sa may social media, ang pinakamatingkad doon, una, in-emphasize na yung word na legitimate media. So parang illegitimate yung lahat kayo mga DDS bloggers social media. So parang so ang bad trip doon is naga-hierarchy siya na mas mataas ang mainstream media kaysa sa social media. Na siyempre hindi papayag yung social media. That's number one. Number two, binibigyan niya ng credit. Ito, marami din nagalit dito. Mindavote, galit na galit, no? Binibigyan ni Harry Roque ng credit. Yung para MSM. Para sa pagkakapanalo ni Duterte. So, yun yung dalawang mabigat na issue doon. Ako, ang tingin ko dyan, si Harry, meron din siyang punto. In such a way na, ang punto ay, una, yung tinatawag natin na pagkapanalo ni Pangulong Duterte, bagamat talagang malaki yung papel ng vloggers, yung mainstream media, tandaan din natin na medyo binabanatan din kasi nung bandang huli na yung nakarang administrasyon. Ako ang marami sa kanila. Kaya at saka yung paulit-ulit na palpak na mga na serbisyo sa LRT, 'di ba? Magandang gabi, Secretary Abaya, no? Na i-report yung mga ganitong klaseng mga ulat na eventually, siyempre, nakapag-sway sa maraming tao na hindi iboto yung partido ng Pangulo. Pero ako kasi, hindi ako agree doon sa word na i-credit sa mga vloggers. Siyempre, hindi. I-credit sa mga vloggers. I-credit sa vloggers. Kasi, parang ang lumalabas, yung mga nagba-vlog lang ang responsible for it which misunderstands the very nature of social media kasi ang nature ng social media hello Harry makinig ka dito ang nature kasi ng social media is interactive siya ibig sabihin ganito ang alam ko na intindihan ko na yung sasabi mo ba
kung vlogger lang ang sas ang iyong i-credit, mali kasi hindi naman magta-thrive yung vlogger kung walang nag comment, like, share. Oo. Diba? Ibig sabihin walang engagement. Kung walang engagement ng isang vlogger, ibig sabihin wala. So ibig sabihin mamamayan talaga. Pwedeng i-credit sa mamamayan yung pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Nagpapasalamat nga ako sa mga sumusunod sa akin, mga nagpa-follow sa akin, 'di ba no? Kasi ang marami sa kanila ang nagsasabi ganito, kina-follow nila daw ako kasi yung mga sinusulat ko, yun ang sentiments nila. So kitang-kita mo doon, hindi siya tungkol sa akin eh. Kung hindi, tama. Kung hindi may kumbaga nila like share nila yung sinusulat ko kasi yun ang sumasalamin sa nararamdaman nila. So kapag nagsulat ako diyan, kung nagsulat ako diyan o kung sino man nagsulat na hindi nag-a-agree yung ano, na hindi nag-a-agree yung mundo ng social media, walang papansin sa amin eh. So hindi ang credit ay hindi mapupunta sa vlogger per se. Kung hindi, nagkakataon lang na nakukuha ng vlogger yung sentimiento ng bayan. So ang nagpanalo talaga kay Pangulong Duterte ay ang bayan. Ang bayan. Ang bayan talaga, hindi. So ang ano lang ako doon kasi yun nga, mali nga yung punto de vista na magpasalamat si Pangulong Duterte sa mainstream media. Hindi nga ganun eh. Kasi nagpanalo nga kay Pangulong Duterte, napaka-feudal nung ano eh. Nung kaisipan. Napaka-feudal nung ganong kaisipan na pasalamat tayo sa mainstream media. Kasi alam nyo kung ano nasa likod nung ganong klase ng statement. Ako alam ko. Ano? Kinokontrol ng mainstream media ang utak ng tao. Mindless drones ang tingin nila sa tao. Na hindi totoo, ha? Alam mo, I have to, sorry ha, both on both sides, no? Yellow and ano, no? Yung mga kalaban ng yellow ay ginagawa lagi yan na kinontrol ng dilawan, kinontrol ng ganito. Hindi ganun ng tao. Kumukuha siya ng information pero not necessarily kinokontrol siya. At kung ano yung kanyang expression ay based ito sa kanyang pang-araw-araw din na karanasan, no? Sa kanyang bayan. Ako, ang karanasan ko ganito, ha? Magpo-post ako, 'di ba, no? Minsan mahaba yung post na 'yan. May mga tao talaga na yung buong post agree sila. So okay 'yun. Pero may iba magsasabi na hindi ako, itong sinabi mo dito, hindi ako nag-a-agree dito. 'Di ba? May iba naman na talagang yung buo hindi sila nag-a-agree, 'di ba, no? Pero follower mo pa rin, 'di ba, no? Hindi sila umaalis. So hindi mindless drone yung social media. Ang social media, hello Harry ha, baka nakikinig ka. No? Ang social media is a platform para yung mga tao pumasok, magdiskurso sila sa isa't isa. Ang thinking pa rin kasi ni Harry ay kagaya ng mainstream media. Ang mainstream media kasi ay one way eh. Nag-aano sila, nagpa-publish sila, o kaya nagbo-broadcast sila, nagte-telecast sila. Walang interaction in general, ha? Kasi ngayon meron na mga phone in, may mga text us your ano, pero hindi pa rin eh, iba ang interactive na itsura ng social media eh. 'Di ba? Kaya nga ako, 'di ba? Mabuhay ang mga troll kasi 'yun ang ano, 'yun ang social media. Pag post mo diyan, may papasok, ito troll ka. Yung troll, ito troll pa rin ng isa. Alam mo 'yun, interactive siya. So Hindi. Alam mo, yun nga yung problema ko kay Harry. Kasi parang hindi niya naiintindihan eh. Hindi niya naiintindihan na tipong magso-sorry siya, mag-apologize siya. Pero hindi niya alam kung ano yung ina-apologize niya. Kasi the whole thing, hindi niya naiintindihan. Ito, may clean na lang ha, dahil meron tayong topic. Pero ang sa akin dito ay una, hindi ako natuwa na nung sabihin na si Harry Roque ay gagawing spokesperson, hindi naman ako inis na inis, kundi wala lang akong, kumbaga hindi, wala lang akong pakialam masyado. Kaso,
nung naririnig ko na yung kanyang mga unang araw, alam mo, maganda yung feedback sa kanya eh. Maganda yung feedback sa the way he handles questions, no? Maganda yung feedback. Kahit ako, nung naririnig ko, itong si Harry, sabi ko, may potential na maging unifier. Bakit? Kasi yung mga una niya ban na mga sinasabi ay hindi masyadong antagonistic sa kalaban at laging nagko-call na mas magandang dialogue, no, with the church, for example, doon sa Hilang Land, no? Precisely. Oo. Yung point na yan, yung point na yan, wala akong problema. Kaya nga. Wala problema. Pero, dun. Kahit ako na nag-a-admire na doon sa unang dalawang araw niya, ay malaki ang aking dismaya. Bakit? Kasi bigla, agad kang nagpakita ng kulay mo na gusto mo talaga actually na maging mabait yung mga DDS sa media, pero mali yung iyong pagkasabi. Mali. Mali. Pero, ang mali kasi doon, ang pinakamabigat doon, at ilang beses ko na ito pinost, ganito, hindi siya honest mistake eh. Oo, ibig sabihin, ang iniisip na talaga yung hierarchy. So, ewan ko kung matatauhan, ewan ko kung magkakaroon siya, sabi ko nga sa Facebook yan, ewan ko kung magkakaroon siya ng Soul of Tarsus moment eh, na on the way to Damascus eh magkakaroon siya ng epiphany, ng realization na mali yung iniisip niya. Ewan ko kung mangyayari okay sa kanya, parang alam mo kung paano mangyayari sa kanya yan? Ito lang ang sasabihin ko. Huwag mong iisipin ang mga ambisyon mo. Sapagkat ang trabaho mo, Mr. Roque, bilang spokesperson ng ating Pangulo, ay sabihin, salitain, at i-express kung ano ang gustong sabihin ng administrasyon. Hindi ng kung ano. So, alam mo, mali yung nagpa-interview ka kasi agad. Sana nagtuloy-tuloy ka lang muna as spokesperson. Kalimutan mo muna yung sarili mo sa pagiging spokesperson ng Pangulo. Ay andalin mo ay ang bayan, no? Isipin mo lagi na gusto mong i-communicate, hindi lang presidente actually eh. Dala-dala mo yung pamahalaan. I-communicate mo ng maayos sa bayan. Bakit? Kasi kahit kaming dilawan, makikinabanggan kung nako-communicate, mas naiintindihan namin. Kasi pag nagsalita na yung Pangulo at iba yung sinasabi ng mga spokesperson at hindi na ipapaliwanag sa amin na naiintindihan namin, ay nahihirapan din dilawan man o Duterte na maintindihan kung ano ba yung gusto ng Pangulo. So yun lang, kalimutan mo ang iyong sarili. Okay? Ayos. Pero bago na, may epal dito eh. Sino, may epal. Sinong epal? Nag-message mukhang kilala sa'kin ko na. Sabi ng epal, ay iko-quote ko ah, sabi niya, say hi to my 2,000 followers and thank them for following. Ha, 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 ha. Oh my terrorista ni Mises. Mises, oh my God. Lang yan to. Alam mo, di ba, sasabihin ko sa inyo, ang 16,000 followers ko, salamat sa inyong pagsasaga sa akin, ay 9 taon kong inipon. Si Manny Biernas, mahigit 1 taon at ilang buwan, 14,000 na. Anong isang araw. Si terroristang Mises, wala pa isang buwan, 2,000 na. Imagine ninyo kung gaano pa karami ang susunod kay teroristang misis. Kaya, teroristang misis, taas ka ba'y taas pa ka pa? Okay. Bin Machua, my mother, thank you very much for nilike watching. Nilike ko yung watching ni... Meron pang isa. Sabi niya, ban. Kailangan kong basahin to. Gusto ko ito. Sige. Bago tayo magsimula. Poging-poging. No. Nasaan niya? Saglit lang ha. Maganda to. Nawala. Ang sabi ban, bakit daw pumapayat ka daw ban? Yun. Okay. Hindi po totoong pumapayat si ban. Ako po ang tumatama. Kaya nagmumukha siyang mas payat. Ayos po ba 'yon, mga kapatid? Let's do this, man. Okay. So, pinag-uusapan namin ang ASEAN ngayon kasi siyempre, maraming salamat sa ASEAN at isang buong linggo next week wala kaming pasok. Ganito po 'yan, ha. Ang akala ng mga estudyante na napakasaya na nila pag walang pasok. Ang hindi nila alam, yung kasayahan ng estudyante na walang pasok, multiply mo ng 10 million times, yun ang kasayahan ng mga teacher. Correct. Okay. So, magkakaroon ng ASEAN Summit. Pagpupulong ng mga pinuno ng pamahalaan, heads of state, no, heads of government ng
10 miyembro ng ASEAN. Tsaka hindi lang yun, ha? Hindi lang actually yung 10. May tatlo. May mga ano pa sila, yung mga dialogue partners pa nila. So, pupunta dito, for example, si President Donald Trump. Ha? O, Donald Trump. So, hi, Mang Donald! Si Shinzo Abe, si Japan, Xi Jinping, si China, o Moon Jae-in, at kung sino-sino pa. No? Marami sila, magsisipuntahan sila dito. Wow! Oh. Alam mo, yun lang may raos natin to ng maayos, tulad nung nagawa natin nung Abril. Kasi sa isang taon pala, dalawa pa lang meeting yan. Na, tapos pinag-nirorotate sa bawat country. Nagkataon sa 50th year na nai-celebrate na natin actually nung April. Kasi Agosto. Kasi Agosto yung ano, actually Agosto yung August. August 8. Yung ika 50th year. Pero ang next week yung ano, yung summit. Correct. Yung summit. Okay. So, may problema tayo konti. Kasi ang isang sinasabi ng mga ito, I'll tell you something ano. Nung nakakausap ko yung mga, kasi may mga tinutour guide ako na Malaysians. Kasi di ba mayroon tayong notion na ang Pilipino ay Malay. Dahil, ito yung sinasabi natin si Jose Rizal the Great, Malaya. Alam mo, hindi naniniwala yung mga Malaysian na Malay tayo. Maraming ganyan. Pangalawa, paano nangyari na tayo ay bahagi ng ASEAN kung pag tinignan mo yung maraming bansa sa ASEAN, mga Buddhist, at Asyano ang kanilang ways, Asyano ang kanilang wika. Pero pag nakita mo ang Pilipinas, para tayong add man out. Kasi pag nakita mo ang Pilipinas, ang mga damit natin, pang Estados Unidos ito, ang ating pananampalataya ay nanggaling sa Espanya. Diba? Yung karamihan ng mga Pilipino ay Katoliko. At hindi tayo Buddhist. Diba? Hindi, parang hindi nagsuswak. At Inglesero ang mga ulol na Pilipino. Inglesero. So, ang sabi nila, paano naging ASEAN ang Pilipinas? At paano siya makikisama sa ASEAN kung halos pareho-pareho yung ASEAN? Tapos, Van, dito pala tayo mauuna. Marami na palang pagtatangka na nabigo. Diba? Kasi ano ba yung naging problema, Van? Ano ba yung problema? Bakit ganito yung pagtingin na mayroong kaibahan yung Pilipinas at yung mga ibang kasapi nitong ASEAN na ito? Yun ang medyo mahabang paliwanag, no? Kasi ganito po yan, di ba? Simula nung unang panahon, no? Nabanggit na nga ni Xiao doon sa ano, doon sa yung opening ng ano ng Xiao time. Tsaka ngayon lang binanggit din ni Xiao, no? Na merong ano, na merong batayang kultural at saka wika ang pagkakabuo nung rehiyon na ito ng ASEAN. At yan nga ang wika at kulturang Austronesiano. Okay. So, nung unang panahon, itong rehiyon na ito ng tinatawag na natin ngayon na ASEAN, buo yan. No? Buo yan sa pamamagitan principally ng dagat. Dagat yung... Teka. Buo. Yung ang Pilipinas noon, hindi pa buo. Iba-ibang hari ng iba-ibang lugar. Sa usapin politika mo yung ano. Sa usapin politika mo, tinitingnan. Pero ang pinag-uusapan natin, kung sa batayang pang-ekonomiya at saka sa batayang pang-kultura, buo yung region. May kaisahan. So for example, pagdating sa usapin ng ekonomiya, nagkakakabit-kabit sila sa pamamagitan ng dagat. Dahil doon sa sinasabi mo, ang sinasabi ni Van kanina na yung dagat, tubig, ganito lang yan. Kung may internet tayo ngayon, ang internet, dyan tayo nakikipagkaibigan. At dyan tayo nakikipagkaibigan. Yan ang nagkukonekta sa atin, sa atin. Mga kasama natin. Ayan, nasa, may Japan, nasa may... Internet. Kung saan-saan. At minsan, pwede tayo mag-trade ng ideya, pwedeng mag-trade ng mga goods, ganyan. Internet, itong ating network. At yan ang nagkukonek sa atin. Yes, yan ang nagkukonek sa atin. Diplomacy, friendship, ligawan, landian, lahat. Pero, nung unang panahon, hindi, di ba sabi nila, watak-watak ang Pilipino. Dahil archipelago tayo. Katarantaduhan yun. Sa politika. May totoo yun sa politika. Totoo yun sa politika kasi wala tayong isang kaharian o wala tayong isang presidente o wala tayong isang pinuno para sa buong bansa. Pero sa batayang kultural,
Meron. At kasi, yung ating batayang katubigan. Oo. Na eventually, syempre, kung katubigan yan, kung kinokonekta tayo ng tubig, ang magiging manifestation yan ay mga bangka. Diba na magre-reflect, madalian na lang dahil napag-usapan na natin to last time. I-connectado to sa last episode natin kasi yung undas, halimbawa, di ba yung mga paglilibing sa banga, ay nandun yung simbolo ng bangka kasi kahit yung ating pananampalataya ay nakabatay sa tubig. That's why, wala silang mga notions ng mga territorial boundaries, di ba? No? Sakay ka sa mga sasakyang pandagat mo, kung saan ka makarating, no? Nagsasalita sila ng iisang wika at yun nga yung lingua franca na Malay, di ba? No? At yan nga yung naging basihan natin kung bakit ina-assert natin yung ating pagka-Malay. Kasi nung unang panahon, yan yung nagko-connect sa atin sa kanila. We speak the same language. Eh. Kaya nga si Enrique, di ba? Si Enrique de Malacca. Si Enrique, nakasama ni, ano, ni Magellan, di ba? No? Kasama ni Magallanes. Pagdating nun dito sa may ano, Pilipinas, nakapag-communicate siya doon sa mga kababayan natin dito. Oo. Kasi meron silang isang common language na nagkakaintindihan sila at yun yung wikang Malay, di ba? Correct. So, sakay ka ng bangka, kamukha mo yung mga tao, di ba? Kasi iisa yung physical features. Yung itsura, so, bangka, itsura, wika. Wika. Ay, konektado. Oh. Actually, pati yung mga artifact, no? Kasi, halimbawa, kukunin niya. Oh, oh, yung mga artifacts. Kasi, tatandaan nyo, malawak yung ano eh, yung basehan, malawak, marami, malalim, yung basehan ng connections natin doon sa ating mga neighbors sa may, ano, sa may timog sila. Ito kasi, ginagamit namin sa pagtuturo, kaya meron kami. Oh. Oh. Hindi ba, ito yung bulol na isang, actually, yung bulol, para sa kalaman ng lahat, may mga nagsasabi pag-aaral ng mga unang Amerikanong mga anthropologists na ito ay isang Diyos dahil nasa rice granary. Alam niyo kung ano po sa totoo ito? Ayon sa ibang mga grupo sa Cordillera, ang bulol po ay actually, dyan ho, yan ho'y ginagawa para dyan ho itapon yung sakit. At nilalagay siya sa granary kasi walang pupunta doon. Oh, so yun yung isang perspective. Pero pag tinignan mo sa Indones, meron ding mga ganitong itsura. May mga bulol din, oh. Oo. Oh. Kahit sa Easter Island ng South America kasi mga Austronesians din yun. Pag tinignan niyo itong Golden Tara ng Agusan. Hindi ba ano siya, Buddhist, no? Vajrayana Buddhism yata siya. Tapos natagpuan siya sa Agusan. Pero kung titignan nyo yung itsura, makikita nyo ang kanyang damit, ang kanyang kasuotan sa Malaysia. Di ba? Na meron ding Buddhism. No? So kung titignan mo ang mga ganitong mga pagtingin sa Pilipino, itong mga sinaunang artifacts na ito, of course, replica lang naman ito, makikita mo na mayroon tayong connection sa kultura. At sa wika, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maraming wika na ganun din yung mga names dito, yung pagbilang mata, bahay, balay, di ba? Ang alam niyo yung bahay, masok. Alam mo, pumunta ka pag sumakay ka ng ano, ng pagpumunta ka sa may Indonesia at saka ano? Sa ano, ano sa yung masok. Yung masok, enter. Pasok. Entrance. Oh, pasok. Oh, oh. Entrance. Ede, yung balay nga. Mas marami. Huwag Cebu. Huwag na natin diba? Isa-isahin ang dami niyan. Alam naman ng mga ano yan eh. Alam naman yan ng mga nakapunta na sa may Indonesia tsaka sa ano, maraming mga pagkakapalipaya. So anyway, ang point lang namin ni Shao dito is, noong unang panahon, nung wala pa yung mga territorial boundaries, wala pa yung ito ang Pilipinas, ito ang Malaysia, ito ang Indonesia, lahat yan, magkakakabit-kabit, di ba, no? Correct. Na pupuntahan mo na lang, sakay ka ng sasakyang pandagat mo, magko-communicate ka sa kanila gamit ang wikang Malay. Alam mo yon, magkakaintindihan kayo kasi isa lang naman ang kultura nyo. Ang mga damit nyo ay pare-parehas, no? Or kung di man pare-parehas ay magkakahuwid, di ba, no? Ang mga kaugalian nyo ay pare-parehas, pagkain na kinakain nyo ay pare-parehas, etc., etc. So, magkaka-connect-connect yan. No? Ang mangyayari lang is madi-disrupt ito, masisira. Bakit? Ito dahil sa pagdating ng mga Europeo. Kasi karamihan, karamihan ng mga bansa sa Southeast Asia
liban sa Siam, o itinatawag natin ngayon na Thailand. Kala ko 9. Siya, tama, tama, tama. Oh. So, sa Siam, labo to, labo! So, liban sa Siam, ay napailalim sa mga kolonyalista. Halimbawa, yung Portuguese, siya yung unang sumakop sa Molucas. Na eventually, kukunin ng mga... Malaka, Molucas. Oh. Mga Dutch ang nag-take over, ano? Yung Dutch East Indies. Portuguese muna, Indonesia. Tapos mag-take over yung mga Dutch. Mga Holandes. Oh. Diba, no? Tayo dito, Espanyol muna, tapos bandang ulo yung mga Amerikano. Yung Vietnam, diba? Mga Pranses ang nagsakop sa kanila, no? May mga Pranses. So, pag tinignan mo, ang mangyayari dyan tayo magkakaroon ng iba-ibang direksyon. So, bakit? Ito, i-ano natin ha. Yung mga Kastila kasi, kaiba yan sa lahat ng ibang sumakop na Europeans. Bakit? Kasi, yung ibang sumakop na Europeans, Dutch, French, no, British, at saka yung mga British Malaysia, no, eventually, saka yung mga Portuguese, ay yung Portuguese hindi masyado. Silang lahat, gusto nila, okay, kukunin namin yung mga traps nyo, no, magtatabawin namin yung mga tao nyo, pero wala kaming pakialam sa kultura nyo. At reliyon. At reliyon. Mm. Bahala kayo. Kung gusto nyo manatili sa Islam, manatili kayong Islam. Kung gusto nyo manatili sa Buddhism, manatili kayo sa Buddhism. Yun yung nangyari. Ang mga Espanyol, iba. Ibang ginawa. Gusto nila magbago yung isip pagkatao ng Indio, ugali, ng Indio sa Pilipinas, pananamit. So, kaya pag nakita mo yung Indones, they still retain their, yung kanilang mga dresses, suit nila sa palengke. Pero tayo, pagka nagbangong Tagalog ka sa palengke, magmumukha kang gago. Diba? So, yun yung makikita mo doon. Ang gagawin kasi ng mga Europeo is, siyempre, sasakupin nila yung Timog Silangang Asya, di ba, no? At depende sa kung anong masasakop nila, yun ang gagawin nilang boundaries. That's why nagkaroon ng mga artificial boundaries ang Southeast Asia. Kasi, itong mga boundaries na to were created by Europeans. Iba yun sa mga boundaries na naset noong panahon. Yung nauna, actually, mas maliliit. Mm-hmm. Diba? Ang nangyari, nung nagkaroon ng political integration nito based on colonialism, tulad yung Pilipinas, hindi naman tayo Pilipinas eh. Diba? Mga pulu-pulu tayo na maraming kaharian dyan. Nung sinakop tayo ng Espanya, naging isa tuloy tayong political na entidad. Bagamat hindi pa isang nasyon. Kaya nga makikita nyo, pagkatapos umalis ng mga kolonyalistang Europeo at saka Amerikano, magkakagulo ang Southeast Asia. Kasi, for example, yung pagkakahati ng Malaysia at saka Indonesia, hindi masaya ang mga Indones at saka mga Malaysian. Kasi tingnan mo, yung isla ng Borneo, nakahati yan sa dalawa. May Malaysia, side. Yung upper part, yung lower part, may Brunei, yung iba, Indonesia. May pagkakahati. Na in reality, napaka-stupid na hatiin mo sa dalawang bansa yung teritoryong yun. Di ba, no? Meron pa. Yung Sabah, na nasa British dati, pinahiram lang sa kanila ng Sultan of Sulu. Di ba? At yung mga tao sa Sulu, di ba? Pagka nakita mo, iisa lang yung kultura nila. Iisa yung wika nila. In fact, yung mga taga-Sulu namamalengke sa Sabah. Di ba? So, guguluhin nila yan. That's why, halimbawa, ang Malaysia at saka ang Thailand, nag-aaway ngayon yan. Kasi yung pagkakahati ng teritoryo doon sa ano. Kasi yung dulong bahagi ng Thailand, no? Parang mga Patani yata yan. Patani. Pagkatapos yung dulong portions naman ng Malaysia, itong Kedah, no? So nag-aaway yan kasi yung portion na yon ng ngayon ay nasa bansang Thailand. Nagsasalita ng Malay. Malay ang language nila. Pagkatapos mga Muslim yung mga yon. Pero Thailand sila. Na kung tutuusin, dapat sa may Malaysia sila. Iba yung Thai eh. Oo. Kaya din merong gulo. Ito na rin tayo, no? Napag-uusapan na rin natin. Yung isa sa mga member states natin ay yung Cambodia. Oo. Diba?
Eh hindi ba merong ano do ay Cambodia, may isa pa hindi Cambodia, yung Laos, Malay, Myanmar. Myanmar. Oh, yung Myanmar. Myanmar, bakit? Kasi yung Myanmar, merong bahagi sa kanilang bansa na mga taga Bangladesh yung nakatira, na pangalan ay mga Rohingya. Mm-hmm. Di ba? Tama ba? Tama ako, di ba? So mga taga Bangladesh sila, pero isang polity lang sila. Ang nangyayari ngayon, yung mga taga Myanmar, no, yung mga Burmese na tinatawag natin, medyo hindi nila gusto tong mga Rohingya na ito, kaya nagkakaroon doon ng mga human rights violations, no? Ganun din ang problema, mga territorial boundaries. Mm-hmm. Pinag-aawayan din ng Myanmar tsaka ng Thailand. Ayun, kasi isa pa yun. Kasi napunta na ngayon sa bansang Myanmar yung dating teritoryo na inangkin ng mga Ingles, mm. 'Di ba, no? Oo. So eh siyempre, sasabihin ng mga taga Myanmar, hindi, amin talaga yan. Kasi yung mga mamamayan dyan ay nagsasalita ng wika namin, no? Nung sinaunang panahon ay bahagi ng aming mga sinaunang kaharian yan. So ganun din, may problema din ang Thailand, tsaka itong kapitbahay niya? Cambodia, no? Ang Cambodia tsaka Vietnam, may problema din. Oh, wag na nating diba? Isama dyan. Yung South China Sea, may problema doon. So, ibig sabihin, ginulo ang ating sinaunang kaayusan ng pagdating ng kolonyalismo. Kung hindi siguro dumating yung kolonyalismo, para tayong Balkan states, oo, maraming mga iba-ibang bansa. So, yan ang konteksto ng problema na dala ng kolonyalismo. Kasi pag alis nila, iiwan nila yung mga territories na kung anong ginawa nila, di ba, no? Ay, yung isa pa dyan, Van, na naalala mo, dahil nga dahil hiniram ng British yung Sabah, na hindi nila isinoli sa Pilipinas, pinag-aawayan din ng Malaysia at Pilipinas yung Sabah. So makikita nyo, ang konteksto ngayon ng Southeast Asia, sa panahon pagkatapos ng kolonyalismo, ay yung mga awayan na yan sa teritoryo, di ba, no? So isa yan. Okay. So isa yan sa konteksto. Pero may isang mas malaking konteksto, no? Ay nabanggit na rin niya. Ang pangalawang konteksto ay konteksto ng kolonyalismo. Tapos may pangatlong konteksto, ito yung konteksto ng tinatawag nilang Cold War sa pagitan ng mga komunista, no? Alam naman natin, kapitbahay natin ang China. Hello, no? Hello. At pagkatapos, ni Hao Ma. No, at saka yung Amerika at saka yung mga allies niya. Okay. So, maglalabo-labo yung tatlong mga issues na 'yan, no? Mm. So, after the war, ang mangyayari is siyempre isang magiging independent yung mga bansa sa may Southeast Asia, no? Tapos kinakaharap nila yung mga ganyang klase ng mga problema. So, even during that time, meron na silang ngayong tendency, meron na silang thinking na pag-usapan nila itong mga problema na ito. No? Okay. Magbuklod-buklod sila, pag-usapan nila yung problema. Pero initially, yung mga unang... Oh, Fan, bago tayo mag-start dyan, meron pala yung dadagdag doon sa konteksto mo. Nung sinakop tayo ng Europeans, kaya nagkaroon tayo ng medyo commonality din in such a way. Kasi yung mga Europeo, yung mga nasa area ng ito, we called us into one entity. And that is yung Malay. Yung Malayo, isa sa mga lugar yan dyan sa Malaysia. Pero hindi yan malapit, ha? Hindi nga. Kasi Malayo. Tige lang. Gusto ko lang kita ginugulo. Yung Malayo. So, alam nyo, pag tinawag tayong Malayo, ang kanilang classification dyan, una, far. Pwede yan, kasi Pari East eh. Pari East! Sige na! Nyemas. Oh, so, yung Pari East, tinatawag nilang Malay, di ba? Tapos yung mga Malay, ay parang subhuman yan eh. Pagka tinignan mo kahit sa batas na Pranses. Bakit? Kasi yung batas na Pranses, kapag isang tao ay gumawa ng krimen, at siya'y galing sa Malay, oh, tulad ng Pilipinong si Juan Luna. Juan Luna. Na napatay yung... Na-save siya. Na-save si Juan Luna. Napatay nga siya. Napatay niya yung asawa niya at saka yung mother-in-law niya. Alam niyo yung in-invoke nila? Kasi galing siya sa Pilipinas. Isa siyang sauvage. So, ibig sabihin, wala siya talaga sa tamang katinoan. Wala sa tamang katinoan. Dahil,
ang lahat ng malayo ang ay, wala sa, ay wala sa katinuan. Yun yung sinasabi natin dyan. Malagago. So yun. yun. Pero dahil doon, naligtas siya sa so, naka-participate sa ating revolusyon. May mga ganyang klase ng konteksto. So makikita nyo, mula dyan sa mga issues na yan, yan ang magiging pundasyon ng pagbubuklod-buklod ng mga bansa dito sa may Timog Silangangas. Wag na muna yan. No? Himayin natin yung connection din ni Juan Luna. Sige, sige. Kasi, tandaan natin na ito ah, tayong mga Pilipino, tayo ang nauna sa kanilang lahat na mag-articulate ng issues of nationhood. Okay? Kailangan, si Jose Rizal, kaya siya tinatawag na the Great Malayan, kahit hindi naman siya taga-Malaysia. Uy, pag pumunta ka sa mga Indonesia, ang daming, madaming tao pangalan Rizal. Correct. Rizal Ali, di ba? Yung mga ganyan, ano? Akala nga nung iba, Rizal is a Muslim name. Hindi. Pero sa totoo lang, galing yun kay Jose Rizal talaga. So, yung Rizal, no? Tapos may mga, alimbawa. Yan, sorry. I-try nyo, mga kasama. I-Facebook search nyo. I-Facebook search nyo pangalan ng Rizal, tapos lahat ng mga people na lumabas doon, i-click nyo, puto yung mga Indonesians. Alam nyo ba na itong aklat ng iyong paboritong Inquirer writer, na si John Nery, gumawa siya ng research tungkol ka sa papel ni Jose Rizal sa Southeast Asia. May isang passage dito, no, hindi ko na lang babasahin. Pero may isang passage dito na meron daw noong mga ano noong unang panahon na yung mga Indonesians na under pa sila sa mga Dutch. Alam nyo, lumalaban sila, tapos ang nangyari diyan, ginawa nilang inspirasyon, kinekwento nila yung buhay ni Andres Bonifacio na isang Indonesian na pinanganak sa Tondo, Manila. So, Indonesian yung tawag nila kay Andres Bonifacio. Ngayon, itong mga Malaysian naman na mga nationalists, yung Communist Party ng Malaysia yata, kung di ako nagkakamali. Tsaka Indonesia, si Tan Malaka. Tan Malaka, lagi dito yun eh, nung unang ang panahon. Ano, si, kung naalala nyo pa, yung addict na si Ferdinand Victoria, ayun, yung mga guest namin. Correct. Yan ang eksperto dyan kay Tan Malaka. Tan Malaka. Si na Tan Malaka, si na Ahmed Sukarno, dinadakila nila si Rizal at si Andres Bonifacio. Sila daw, meron silang ano hierarchy. May hierarchy. Ang pinakadakilang mga Malay ay itong dalawa. Andres Bonifacio at si ano si Rizal. Rizal. Yan ay nalaman ko sa pananaliksik ni Bomen Guillermo, no? So pag nakita mo yung ganun, bakit? Kasi nauna tayo. Tayo yung first nation in Asia talaga, ay in Southeast Asia, no? At pag nakita mo yung trajectories, no? Na tayo ay meron ng independence movement ng 1896. Pag sina Indonesia, 1940s na lang yan. Sa Malaysia, ganun din. So, pag nakita mo yan, ay ang galing-galing ng Pilipino na naging parang ano, star siya sa Malay nung panahon na yon. Kaso, alam mo kung anong nangyari? Bakit? Ano ito ang mabigat na nangyari. Dinaunang naging independent ng Philippines. 1946, independent na yung correct, Philippines. Correct. Eh. Yung mga Malaysia, Indonesia, hindi pa yan independent, no? So, mga late 1940s, nagkaroon ng mga initiative yung mga nationalist leaders ng Southeast Asia na mag-organize sila. Ito yung mga nauna sa ASEAN eh. Yung mga grupong nauna sa ASEAN eh. Nag-o-organize sila ng grupo. Meron isa, Southeast Asian League, yung isa, Southeast Asian Federation, no? May, si President Quirino, may gusto siyang buuin noon na inimbita niya sa Baguio Conference of 1952, if I'm not mistaken, ano? Yung mga tinatawag natin na mga, ano, hindi nga, may India nga doon eh. So makikita mo doon, Pacific Union yung gusto niya. So may ganyan na pero hindi nangyayari. So yung nauna, itong mga nationalist leaders ng Southeast Asia, ayaw nila isama yung Pilipinas. Yun ang malupit doon. Alam niyo kung bakit? Bakit daw? Sa 1947, 1948, Liberal Party na ang may control sa gobyerno ng Pilipinas. At itong mga ulol na to, nung pumunta sila sa ibang bansa, abay mga Inglesero. Pagkatapos, alam mo kung ano mga language nila, parang mga gago. Ang language nila,
the Filipino is not Asian. Patay tayo dyan. Ganun, ah, gumaganon sila. Ganun ang, ano, ganun ang speeches nila. Ang speeches nila, ay, the Filipino daw is Occidental. Kaya, ha? Oo. Ganun ang tirada. Parang kalokohan yun. Ganun ang mga tirada nila. So, ang nangyayari is, nung late 40s, in-snub nila tayo. Nung nabuo yung Southeast Asian League, hindi kasama ang Pilipinas. Mm. Southeast Asian Federation, hindi rin sinama ang Pilipinas. O, oh, meron pa. Yung Pacific Union na ba, Pacific League, Pacific Union na gusto ni President Quirino, hindi yan natuloy kasi si Quirino, nagsama siya ng komunistang bansa. No? So, ang sabi ng Amerika, huwag nyo nang itatayo yan kasi nga laban tayo sa komunismo eh nagsasama kayo ng komunismo. So, political na mga reasons, eh, hindi nagaganap yung pagbubuo. At ignorance of the connections of Southeast Asia. Yung sinasabi mo na, we are not Asian. Liberal Party, eh, nagsabi na. Walang evidence, ha? Oo! Oh. Oo! Oh. Member sila ng Liberal Party, hindi panahon Liberal to Party. Panahon to ni... Member lang. Panahon to nila, ano? Nila, Manuel Rojas. Manuel Rojas. Elpidio Quirino, yan, ganyan. I have to look at those speeches. Ah. May mahahanap tayo. But basically, tama yung ganun. Yung mga diplomats natin, ganyan, yung mga diplomats natin ng late 40s, ganyang mga kaululan ng mga pinagsasabi nila. That's the reason why medyo naging paraya ang Pilipinas. Hindi kaya pala hindi tayo sinasama. Hindi tayo pinapansin. Kasi ang tingin nila sa atin, mga tuta tayo ng kano. Kaya ito, hanggang ngayon. Isa pa. Oo, hanggang ngayon. Oh. Yan ang gusto ni Agot Isidro. Yan ang gusto ng mga idol. Hindi naman. Sus, Diyos ko. Ayaw nila kawain ng Amerika. Gusto lang natin friendly with all nations. Hindi rin. Friendly with all nations. Gusto lang din tuta. Ito, sabi mo, yung pagkatuta natin ng Amerika, ganito yan eh. Di ba nagkaroon ng Cold War? Mm. After the war, pinaghatian ng US, tsaka ng mga kalyado niya, USSR ang mundo. Yung Korea, yung Vietnam, yung Europe. No? So ang nangyari dyan, nagkaroon ng ideological battle. Yung ideological battle na yon nagkaroon ngayon ng pangalan. Mm. So yung First World na tinatawag natin, yan yung mga allied nations ng Amerika. Mm. Yung Second World na tinatawag natin, yan yung mga komunista. USSR, tsaka yung Eastern Europe na tinatawag China, no? Yung North Vietnam. Pero, sabi nung iba, ayaw namin sumama dyan sa ganyang klaseng classification. So, nag-meeting sila, kung di ako nagkakamali, Bandung. Sa Bandung, yung sa tinatawag Indonesia. Ng Bandung Conference sa Indonesia, kasama dyan si President Magsaysay, itinayo nila yung tinatawag na Third World. Kaya, actually, mali yung perception o mali yung connotation pag sinabi mo Third World kasi mahirap na bansa. Hindi totoo yun. Ang Third World, ang meaning ay non-aligned nation na nagkataon lang na mga mahirap na bansa. So yan yung mga pagbubuo, no? Kasi eventually, ang problema, sige. Oh, kaso ang problema, yung non-aligned movement na yan, NAM, no? Maski yung Pacific Union, no? Masyadong malalaking mga organisasyon. Ah, sobrang laki. Masyadong malalaking organisasyon. Hindi lang sa dami ng miyembro, kung hindi yung teritoryo na ano na i-cover, 'di ba, no? Na pag ganyan, pag medyo malakihan na, kailangan may pera ka. Eh kung walang pera, eh hindi siya sinuportahan. Pare, dalawa 'yan, hindi yan sinuportahan ng Amerika eh. So ano nangyari? Kasi Amerika lang naman may pera noong mga panahon na 'yon. That's why ang naging successful lang na organization ay yung SEATO, yung Southeast Asian Treaty Organization. Yun yung parang NATO ng Europe, SEATO dinala dito. Magkakampi with US. Ang naglalabas ng pera diyan is the United States. Ah, di ba pumunta sila nung 1966 dito kina si Johnson kasama si Marcos, no? So yan, ano tawag nito? So yun ang problema, pag masyadong malaki yung organization mo, kailangan ng pera, di ba, no? Eh pag wala ang United States, walang pera. So, hindi naging successful yung mga organizations na yon. So, isa-isang nagsibagsakan. Diba? Tapos, tuta pa ng ano, yung SEATO. Oo. So, nagkaroon pa ng hindi happy. So, siyempre, yung mga ano, yung mga taga-timog Silangang Asia, hindi sila happy kasi ayaw nila maging tuta ng kano. But at the same time,
kailangan din nila ng isang medyo reasonable laki na ano na so, tsaka membership nung ano nung organization. Eventually after Sito, they tried smaller ones like the Association of Southeast Asia, ASA. At saka yung Mapilindo. Tatlo lang, Malaysia, Philippines, Indonesia. Kasi hindi na follow up. Sa dami yung, din ng dispute. Yung Association nila. Of Southeast Asia, hindi yun naging successful. Kasi miyembro ang Pilipinas noon, miyembro ang Thailand, tsaka Malaysia yata. Hindi ako at nasagahaway sila? Hindi kasali ang Indonesia. So, anong nangyari? Medyo mahirap. Kasi, kung di ako kung it's either Indonesia o Malaysia ang hindi kasama doon. Eh. Basta tatlo din lang yun eh. So, anong nangyari? Hindi siya ano, hindi siya viable kasi paano mong i-ignore ang isang napakalaki at napaka-importante? The largest archipelago in the world. So bumagsak yun, no? Tapos yung Mapilindo naman, bumagsak yan kasi nag-away ang Indonesia tsaka ang Malaysia, yung konfrontasi. Nagbakbakan yung dalawa niyan. So failure yung dalawa na yan. No? Yun. So parang wala nang nangyayari Southeast Asia. So parang wala nang pag-asa na mabuo. So no? Dito na ngayon papasok yung lima. Okay, sige. Iano natin yung lima kasi yung lima ang tawag diyan founding fathers, no? Anong nangyayari ngayon? So ang punong-tantad sila ng mga disputes yung mga bansa yung mag-away ang Indonesia at saka Malaysia at Pilipinas, etc. Malaysia at saka Thailand, Malaysia at saka Singapore kasi nag-away din yan. Singapore nag-away din. So, nagkaroon ng ano ngayon? Nagkaroon sila ng ideya na sige, mag-meeting tayo ulit, no? So, huwag tayong mawalan ng pag-asa, mag-meeting tayo ulit. So ang nangyari, lima yung dumating sa Bangkok, Thailand dito sa Bangson, no? Sa Bangson, yung Adam Malik na puro foreign minister to, hindi ito mga pa-presidente. Foreign Minister Adam Malik ng Indonesia, yung Secretary of Foreign Affairs ng Pilipinas na Narciso Ramos, na ama ni President Ramos, no? Si Tun Abdul Razak ng Malaysia, si S. Rajaratnam ng Singapore at si Thanat Koman ng Thailand. Ganito yan. Dala-dala nila yung mga disputes nila. Pumunta sila sa Bangson. Pero yung Bangson, ano to yung bakasyonan nito na malapit sa beach. May mga chicks. No? So, tsaka lang baka sabihin nila kasama sa history yun. May mga chicks. So, ang nangyari dyan, hindi muna sila nag-meeting. Chicks muna. Hindi! Hindi! Nag-golf muna sila. Yan. So, instead of having a meeting muna, ang nangyari dyan, nagkaroon muna sila Alam mo, kapag kahit na anong init ng ulo ko, pag may chicks, wala ang init ng ulo ko. Hindi, wala sa history ng ASEAN yan! Golf! Siyempre, hindi nila sasabihin yung chicks. Golf! Nag-banding muna ngayon. So nagkaroon ng magandang usapan kahit dala-dala nila yung kanilang mga fake news! Anyway, sige. So, ang nangyari dyan, so nung mag-meeting na sila, sobrang relaxing nung situation na hindi sila nag-Amerikana. Itigil mo na yun. Oo na, sige na! So hindi nga sila mismo na gano'n, nag-Amerikana. Hindi sila nagpaka-formal. Ang tawag nga sports shirt diplomacy. No? Nag-usap-usap sila ngayon. Bigla silang karoon ng agreement na huwag muna tayong mag-away, di ba? I-leave natin yung ating mga disputes muna. At hanggang ngayon, actually, marami sa mga disputes na ito ay hindi pa rin nadi-decide. No? Pero, in spirit of the commonalities that we need, mag-usap tayo. So after a few days, no, nakapag-drop sila ng isang document at nagkaroon sila ng issue. Ano ba yung itatawag natin dito, no? At yun na nga nabuo yung ASEAN. Hindi siya ASEAN. Mali po yung tawag na yun, no? Hindi kasi yung founding fathers specific sila dun sa ASEAN kasi it sounds like Asian. Yeah, kasi pag sinabi mong ASEAN, hindi siya ASEAN, di ba? ASEAN. Yan. So, ASEAN. So, specific sila doon, no?
So, anyway, so ano nangyari diyan? On August 8, 1967, Saramnon Palace, no? Sa Thailand ay pinirmahan ng 5 founding fathers yung pagbubuo ng Association of Southeast Asian Nations at medyo ito na ano nila ang tawag dito na maintain nila yung pakikipag-ugnayan sa isa't isa despite the disputes kasi ang inuna nila yung kultura. Chicks. O kaunta ko. Joke. So, So, nagbibiro lang ako sa chicks. Nagbibiro lang ako. Baka kasi maniwala sila eh. Huwag nyo kaming i-quote dyan. Nagbibiro lang. Again, merong mga goals yung ASEAN. No? Pero anyway, ang maganda kasi dito, pag-usapan natin yung beneficyo niyan sa tao. May nilabas yung Presidential Communications Office ng mahal na Pangulong Duterte kung ano yung ASEAN. Ano yung, kasi sa pang-araw-araw na buhay natin, ano yung ASEAN? So, sir, ganito po. Meron tayong mga gusto dito, sabi nila. No? Una, nabubuksan yung oportunidad. Bakit? Hindi ito citizenship. Di katulad sa European Union na parang citizenship tsaka currency. Yung gusto nila, pero one currency. Pero pinag-usapan din yun. Eh. Pinag-usapan din na magkaroon ng bakit currency. Hindi? Ha? Bakit hindi? Kasi nagkaroon ng ano, yung financial crisis? Oo. Sa ano, sa Europa. Nagkaroon ng problema yung euro. Yung euro. So, ibig sabihin na nagkaroon tayo ng lesson sa pagbagsak ng euro. 2015 sana eh. Magkakaroon ng single currency. Ah, naalala mo yung sa Greece yan eh. Diba? Okay. Punta natin yung tarif. Ano yung pakinabang natin sa tax at sa tarif dyan sa ASEAN na yan? Yan, tanong ko sa'yo. Ay, naku, masyadong mahaba yan. Hindi, isa lang. Ano ba yung ano? In simple terms, may mababawas ba sa mga, kunwari, produkto ko ay ipapadala ko sa Indonesia, may kabawasan ba yon sa tax na babayaran ko? Kasi ang gusto nilang gawin dyan is matreat yung mga, hindi, yan ang actually yung pinagtatalunan. Kasi, syempre, hindi lahat ng produkto ay papasok. Correct. Diba, no? So, yes. Certain products, except certain exceptions, ang gusto nilang gawin dyan is matreat yon as if parang produkto nung bansa na yon. So, pag produkto yon nung bansa, di ba, no, kahit galing siya sa ibang bansa na miyembro ng ASEAN, correct, mas bibilis yung pagproproseso nung mga papeles. So, gusto nila bawasan yung paperwork, bawasan yung mga pirma na kailangan para mas mabilis yung pagpasok, labas-pasok ng mga produkto. Pero mahaba ito, ang gusto ko lang i-point out na may pakinabang yung ASEAN sa ordinaryong katulad mo. Hindi lang to dahil, kasi halimbawa, meron ditong mga agreement daw tungkol sa mga trabaho, pagproseso, mapadali ang proseso ng trabaho para sa mga professionals tulad ng engineer, nurse, arkitekto, etc., doctor, dentist, accountants. Yung isa naman... Kaya nga tayo na gano'n. Kaya nga tayo nag K-12. Kasi ASEAN ano yun eh. Oo, kasi para magpantay-pantay yung educational standards. Kasi kailangan mong pantay-pantayin yung educational standards para magkaroon ng equivalency sa mga bansa. Dahil mas madali nang mag-aral ang mga Indones sa atin. At saka, hindi, pati din doon sa trabaho. Kasi ang nangyayari, lumawa, yung mga engineers natin. Yung mga engineers natin, 5 years nga yan sa college, pero, ano lang tawag nito, 6 plus 4 lang sila. 6 years ang elementary, 4 years ang high school. Lumalabas 15 years lang sila na nag-aaral, di ba, no? Correct. Which is hindi kulang para sa standards ng ibang bansa. So that's the reason why dinagdag nila yun. Parang maging, kailangan yung mga engineers, mga at least mga 16, 17 years ang inaral. So may mga ganyan, tama na yun. Huwag na natin isa-isay lang. Last na lang. Kunti lang ito. Yung no visa policy, pwedeng maglakbay sa iba-ibang bansa. Matagal na yan. Dispute sa mga iba, hindi tayo nagbabarilan kasi may ASEAN nga tayo, etc. Ito, yung mga vectors ng sakit, no? Dahil may communication yung bawat bansa, ay hindi basta-basta kumakalat yung mga sakit. So, basically, malaki yung ating, kaya
Kaya siya ginagastosan. Gusto ko lang ilay yung foundation ba na, oh, bakit darating yung mga leader dito? Bakit gagastos tayo ng taxpayers money? Eh kasi malaki po yung pakinabang ng lahat ng Pilipino dito sa ASEAN na ito. Yun yung halaga kung bakit kailangan, kahit na hindi kayo iskolar, kahit hindi kayo politician, panoorin nyo yung mga magaganap doon sa mangyayari sa next week. At saka, tatandaan nyo, hindi lang itong ASEAN na to, hindi lang ito tungkol sa politika, hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, yes, pera. Kaya nga ang haba-haba, di ba? Kung nandito kayo simula doon sa umpisa, pinaliwanag namin sa inyo ni Shao na itong ASEAN na ito ay may batayang historical yan. At kultural. Historical at kultural. Hindi yan siya hinugot lang sa kung saan-saan. Di ba? May pinagbabatayan yung connections ng mga bansa. In fact, ang pinaliwanag din namin sa inyo ni Shao, bakit siya inabot ng napakatagal na panahon? Kasi marami pa silang mga issues na sinetel. Pero bandang huli, nung itinatag yung ASEAN 1960s, at kaya tumagal yan eh. Dahil kasi, ano tawag nito, may batayang pangkasaysayan at kultural yung ASEAN. No, sa ating kultura at kasaysayan dito sa Timog Silangang Asya. Tama na yun. Okay. Oo. Ito maraming mga importanteng tanong yung mga ating mga kasama, no? Sinave ko na kayo para makita ko kayo agad, no? Sandali lang. Hindi na makita agad. Okay, ito. So, ang unang-unang si Jay Blendell, the very first one na pagbati sa iyo. Piwi Joy, Teofilo Garin, mga suki natin ito. Sarina Livelo Ulzame, Paolo Saria, si Bernadette Sartiga. Binabanggit ni TJ Herrera itong ASEAN integration. Originally kasi yung ASEAN integration na yan, mararamdaman siya sana sa pera. Magsi-single currency nga dapat yung ASEAN. Kaso nagka-problema sa Europa tsaka sa Amerika. At nalaman nilang kalokohan itong single kasi, currency. Kasi itong problema sa single currency. Okay. Bakit siya problema? Currency, Euro. Ang may problema, yung pigs. Pigs yun eh. Portugal, Ireland, ano pa yung isang I? Pigs. Italy. Portugal, Germany. Ireland, hindi. Portugal, Ireland, Italy, Greece, at saka Spain. So yun lang ang mga may problema, 'di ba no? Pero dahil euro din ang pera nila, pag tinamaan 'yon, tatamaan. So medyo medyo natakot kasi may alam niyo dito sa may Timog Silangang Asya, meron ditong sobrang yaman na bansa, Singapore. Diba, no? Per capita, number 2 yata ang Singapore. Number 1 ang Qatar, tapos number 2 yata ang Singapore. So yan ang pangalawang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pagkatapos, may mga bansang sobrang hihirap, kagaya mo ng Laos, di ba? Pilipinas, isa din sa mga mahihirap na bansa. So, medyo mahirap yon kasi alam mo, pag tinamaan yung ekonomiya ng isang bansa, magkakaroon ng damay-damay. So yun ang nila. Okay na yun. Maganda na 'yon yung mga no visa tsaka yung mga education. Maganda na 'yon. Oo. 'Yun na lang sa ngayon, 'yun na lang ngayon ang ibig nila sabihin ng integration. Pero in reality, hindi talaga integration 'yon. Ngayon pinapalabasan na nila na gagawing smoother yung yung flow ng ng tao tsaka ng mga produkto. Kasi pagka ang kailangan pa rin kasi ang pinaka-responsibility pa rin ng estado ay protection ninyo sarili mong bayan. Diba? Kasi pag naman masyado mong pinapasok yung iba, baka mawalan ng opportunity yung mga tao nasa loob. So, may balance din yung pakikipag-ugnay natin sa ibang bansa. Pero, nakakaharap mo lang yung ibang tao ng maayos kung kilala mo yung sarili mo. Ito, maganda itong tanong ni John Christian Arrogante. Sabi niya, Sir Shao Servan, if kung ayaw nilang maging tuta ng Kano and their allies, bakit sila nakikipag-alyansa at end naging dialogue partner pa ang mga ito. Yun. Maganda. Nasa tanong nyo na rin mismo yung sagot. Ang tuta, merong hierarchical relationship. Correct. Ikaw, pag sinutsutan ka niya, dahil tuta ka, susunod ka. No? Ang kaalyansa, ang alyansa po, by definition, is a partnership of equals.
A dialogue partner is a relationship of equals. Importante po 'yon na tratuhin ka nung partner mo na kayo ay equal, no? Kaya nga masamang-masama ang loob ko kasi hindi ako tinatratong equal ni teroristang MISIS, 'di ba? Oh, ako ay alipin niyan. Kaya masama ang loob ko. Kaya pag nakakarinig ako sa salitang chicks, masayang-masaya ako. Kasi panahon ko na yon para makaano ng konti. Makataakas sa pang-aaping inaabot ko dyan. Yun. Jemilin, hello po ba? Hello po. Jen Barcer na lang ko sa JLB Leon. Paco de la Cruz. Mga poging-pogi Lodi. JLB Leon, I miss Showtime. May mga Showtime po sa Project Vinta na inilalabas kami. Teofilo Garin, Michael C. Nonarciso Pangilinan, Gerglen Pantalyon, Leonardo Davao. Roniel Elmido, Candy Sweet, Rico Oliero, Neil Brian Ahok, Cherilyn Aloa, Comparing Putik, post ni Bullprop, hindi masyadong mahaba, diretso daw, mga post mo. Gary Bonifacio, apo ni Procopio Bonifacio, Atomi, it's an honor. No? At Cheng Ramirez, traditional media na lang sila dahil social media is the new way. Maraming salamat sa panonood mo sa amin. We are honored na nanonood ka. Oh. Dennis Cruel, isi Pinoy Usi may sinasabi, information for Filipinos ang dahilan kung bakit may media. Kami ang kumukonsumo ng media information dahil kaya namin dumiretso sa source na nakikita namin ng mali siya. Wrong information, disinformation, blatant lies sa balita. So, social media. Yan yung paliwanag namin kanina sa social media. I am Dueñas, hello po. Ito. Okay, si Bob Torregosa, ano ito? Professor yan dito sa De La Salle University. Ganda sir. Babasahin ko to. I am Dueñas. Ulitin ko, si Prof. Shaw lang ang natatanging dilaw na mahal ng DDS. Mga dilaw, DDS nga mahal ako. Ako hindi nyo ako sinusuportahan. Yan ang problema kasi mga ulol lang mga dilaw eh. Mark Anthony, totoo sir, mas masayang teachers. Gabriel Jan Humilde, magandang gabi Sir Shao Servan. Ito, pinupost tayo nito ah. PUP, Department of Political Science. Oh, sinare niyan yung poster natin, tapos sinisay na lang. Kasi daw, foreign Ilo relations, pinag-aaralan nila. Marjorie de la Cruz, Paulo Saria, may maganda na po bang naidulot ang ASEAN Summit o ginagawa nilang pagpupulong sa ating bansa? O meron na, nasabi na po. Temaris Peters, Professor Shao, Professor Van, idol ko kay dalawa watching from the Netherlands. Eric Salurio, Thomas Arce, the stripes are slimming. Where pa mga Lodi? Thank you po. Alam mo, naging passion icon tayo, ano? Dito sa pinaggagawa natin. Where pa? Ayan, sabi ng Libeno Usame, watching from Korea, Alan Lumeda Navida, may free open trade labor and education po ba ang ASEAN region? Nasabi na po. Na banggit na yung pagdagat. Hindi kami masyadong eksperto dyan sa ano. Yung mga ganyan, no? Hindi kami masyadong, basic lang, kumuha lang kami doon. Basic lang talaga yung paliwanag namin. Mas maganda, tanungin nyo yung mga nagpo-political science. Tulad ni Ka-Ernie! Yes, Ka-Ernie. Ka-Ernie, de, totoo, walang katarantaduhan, ano? Si Ka-Ernie, pwede nyo tanungin dyan, ano? Bernadette Sartiga, anong role ng sama ng ASEAN kung may hidwaan ng bansa sa teritoryong pandagat? Si Ka-Ernie po ang tanong ninyo. Hindi, pwede natin yan. Sige, sagutin mo nga. Kasi anong nangyayari, nagpo-provide ang ASEAN ng opportunity para mag-usap yung mga bansa. Kasi ganito po yan, ang mga bansa, parang tao din yan, ma-pride din, di ba? No? So, alam mo, may problema. Alam mo, kami dalawa ni Shao, may problema kami. Correct. Ang problema namin ay tungkol sa Chicken Joy, halimbawa, ganyan. Hindi ako patatawagin ni Shao. Kasi pag pinatawag ako ni Shao, may insulto ako. Sabi ko, kapal ng mukha na ito, alam ko sino to, ba't mo ako pinapatawag, di ba? No? Pag ako naman na nagpatawag kay Shao, may insulto naman siya, di ba? Okay. Kasi may implikasyon ng hierarchical relationship, di ba? No? Okay. Na hindi nga naintindihan ni Harry Roque, di ba? No? So, ang nangyayari, kailangan mag-usap kaming dalawa ni Shao na walang nagpapatawag sa amin. Alam mo yun?
So doon na po, diyan na 'yun yung opportunity doon sa ASEAN. So kami. ASEAN, pupunta ako, pupunta si Shao, 'di ba? Tapos neutral ground kasi neutral ground naman. Rotation niya. Wala naman nagpatawag sa aming dalawa doon, 'di ba? Hindi niya ako pinatawag, hindi ko siya pinatawag. So magpupunta lang kami doon. Siyempre, pagdating doon, magkikita kami sa, "Oy, Shao, kumusta?" Tapos doon sa ganun, magsisimula, mag-uusap na kami. Actually, hindi lang yung leader yung nagpupulong, yung delegation nila madami 'yun. At madaming pulong within the ASEAN Summit. So nagkakaroon ng chance mag-usap-usap yung mga tao na hindi sila napapahiya. Yun yung importante. Oh, mga konti na lang quotes ano. Si Naida Quiles, sarap niyo pakinggan, dami kong nalalaman that helped me how to explain myself even abroad. It comes to culture, more power po. Sir Ronquillo, mga sir, nabasa ako dati na proposal na magkaroon ng isang currency na sabi na ho. Hi daw sabi ng misis ko kay TM. Hehehehe. Paolo Saria, tama po ba yung sinabi ng iba na kapag kasapi yung bansa ng ASEAN, dalawa din citizenship? Hindi. Bongpas? Cheeks. Brotjack? Cheeks. TG Herrera? Thank you. yung Asia, Alan Lumeda na bida, yung K+12 na banggit na kanina. Oswald Lucero Santos, John Christian Arrogante, no, hello po. Teroristang Mises, mag-guess ka nga para di maghanap ng cheeks tong Cebul. Oh, ano, ano tayo? Ano Dulotard Public Service! Dulotard Public Service! Service. Iniimbita namin kayo, iniimbita namin ni Shao kayo. Merong ano, di ba? Merong magandang proyekto ang isang grupo ng mga ng mga tour guides dito sa Intramuros. Maganda sila. Ang sistema nila ganito. Starting sa November 25, di ba, no? Starting sa November 25. Sabado at Linggo. So, November 25, November 26, December 2, December 3, December 9, so on. Kada Sabado at Linggo, magpapa-walking tour sila. Walking tour sa may Intramuros. Ako, isa lang yung aking schedule. Yung una, yung November 25. Ako, week later, December 2. So, ganito ang sistema nila. Usually kasi may bayad yan. Correct. No? Usually may bayad at yan. May bayad dan, 100 pesos. Pero, hindi, kasi, alam mo, kung sa totoo lang, yung 100 pesos na yun for the entrance fee of Port Santiago, okay na yun. Pero ano pa yung, ano yung dapat panilang idagdag. So ganito, usually mas malaki pa diyan ang sinisingil. Correct. Nila. Libo-libo. Mas mahal pa diyan ang sinisingil nila. So ngayon hindi sila maniningil, no? Nasa post ko naman to, tapos may isang post naman na nakatag si Shao. Ganito ang gagawin niyo, no? Magpupunta kayo doon sa venue sa araw, diba? November 25, punta kayo, andun si Shao, magbabayad lang kayo ng mga entrance fee at saka yung 100 pesos. So 100 entrance fee plus 100. 175. Correct, yata. 175. Para yun na yung babayad nyo, plus magdadala kayo ng mga items for barter. Kasi ganito, gusto nila magdala kayo ng mga bagay na magagamit ng mga bata na nasa may ospital, sa Children's Hospital. Opo. So, na ibibigay po nila yon sa December 24. Okay, so, mga damit pang bata, laruan, mga gamot, correct. Mga kung ano. Kasi, yun na kumbaga ang inyong Pamasko. Yung bayad nila. Ang kapalit nun ay yung servisyo namin ng pagtutur sa inyo. Nakatour na kayo, no? Nakatulong pa kayo. Charity event. Charity event ito. Kaya nga kumayag kami ni Shao. Salamat pong marami. So siya November 25, alas 3 ng hapon nito. Ako, December 2. Si Ian Salaysay, yung ating... Salaysay, yung nagano sa atin. Yung nagkumuha sa atin. Mababuhay kayo, sir. Salamat po sa inisipin nyo. And thank you for involving us. Talaga naghahanap kami ng venue para din makatulong. Kasi kami naman isa, wala kaming pera. Na? Wala. Okay. So, hindi kami makakapagbigay ng pera sa mga ganyan. Pero, yung oras namin, ibibigay namin sa inyo. Okay. Iaano ko lang yung aking mga schedule, ano? Sa 28th University of Batangas, pupunta po ako sa inyo. Sa November 21, Elizabeth Seton sa Las Piñas. Tapos
I think La Consolacion malolos ako sa December 5. Parang puro chicks yung mga ano. Wala akong pera, kailangan ko ng pera. Okay, kaya ako kumakakit. Tapos ito po, UP Anthropology at 100 Conference, December 1 and 2. Puntahan niyo po yung Facebook ng UP Department of Anthropology. Paper reader po ako dyan, magkita-kita po tayo. No? Saka ano tawag na ito? Advance. Ito sobrang advance. Sobrang advance. Sa December 15, magkakaroon ng parang isang lektura ang Philippine Historical Association. Ano siya? Seminar workshop po? Seminar workshop. National. Philippine Historical Association tungkol sa ano, tungkol kay Jose Rizal. Jose Rizal for the 21st century learner. Isa ako sa mga ano, sa mga speaker. First day speaker po, kasama po din si Dr. Leloy Claudio. So imagine niyo, Dr. Leloy Claudio, Professor Bani Biernas, sa pangalawang araw po tour ng ng Jose Rizal Park at ng National Museum of Fine Arts by yours truly, Shao Chua. So, Dulotard po nandun. Nandun din sa Dulotard yung December 9, no, ng proyekto. Please, puntahan nyo yung proyekto, no, page ng FB kasi mag-a-announce po kami doon ng isang event. Yung pong gagawin namin ay yung Rizal is not a Democrat, no, and other issues of the propaganda movement. Kasama namin magtutok si Professor Dr. Victores, Bani Biernas, at saka ako. Sa umaga po niyan, nasa Marikina po ako. Na Marikina Town Center yata. But anyway, it's about to service. Ako naman, sa umaga niyan, nasa bahay ako. Okay. Last dulo. Last dulo third history. Last dulo third public service. Sa December 30 po, lahat po ng member ng Philippine Historical Association ay aming inaanyayahan. Murang-mura lang po yung entrance fee sa Club Filipino. Dinner po yan. Tawag po namin dyan ay an annual van dinner for Dr. Jose Rizal. So, Bani Biernas, pupunta tayo doon. Ano? Ang isa sa mga target namin, sana pumayag na speaker, baka si National Artist Virgilio Almario. Pero it depends on his availability. Pero doon po, pwede tayo mag-interact na hindi naman conference. It's a dinner. Then in Club Filipino, very historic. Kasi kailangan, dyan po... Kailangan po membro sila ng Philippine Historical Association? Kailangan po member. Kailangan nag-member na po kayo at least one conference. Oo. So yun, salamat pong marami. Oban, ako po si Shao Chua, ang inyong paboritong Yellow Tard Historian na nagsasabing ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron po itong metodo, magtanong, magkumpara, mag-imbestiga. Ako naman po ang inyong paboritong Duterte historian na nagsasabi na pagka nagkaka-hair loss ka, huwag magwiwig, no? Magpatubo nila ng bigote. Hi, Harry! Hi, Justice Secretary! Pagkatapos, kinukot ang aming ama sa kasaysayan na si Dr. Zeus Salazar. No? Sabi niya, ang kasaysayan ay isang salaysay na may saysay para isang grupo ng tao. Dito sa The Lotard History Live, ang sinasabi namin, lagyan ng saya. Chicks. Lagyan ng chicks. Ang saysay! Ang saysay! Bye-bye!